pa'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at na Anak ng Espiritu Santo. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa bawat taong kinalulugdan niya. Karapat-dapat kang purihin, Panginoon, sa bawat araw. Napakabuti mo. Salamat sa panibagong umaga na muli mong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Salamat sa mga nakalipas na araw na ginabayan mo kami, diyan ang mga biyaya, sinamahan sa mga pagsubok na aming napagtagumpayan dahil sa iyo. Purihin ang iyong dakilang pangalan, purihin ka sa lahat ng patahon, sapagkat God is good all the time. Ngayon po ay Linggo at masasabi natin ito'y para sa Panginoon. Ibigay natin ang para sa Panginoon. Ang oras na ito ay para sa Kanya. Salamat Panginoon sa mga pinahihiram mong oras. Salamat sa lahat ng meron kaming pinahihiram mo lamang. Maraming salamat Panginoon. Tayo po humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at kasalanang nagawa sa nakalipas na oras. Ama, patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang, kasalanang nagawa sa aking kapwa, napatid kong sa iyo ko nagawa, Panginoon. Alam ko may minasabi ako, nagawa, naisip, nalaban sa aking kapwa, alam ko sa iyo ko yung ginawa, Lord. Patawarin mo po ako, linisin na aking puso, kasama po si Sister Rosel, kami pong dalawa, nabibigyan mo ng pagkakataong maitaas ang iyong pangalan. Gamitin mo kami, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso. Bigyan mo kami ng karunungang nagmumula sa iyo, Panginoon. Hindi ang kalooban namin, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang bida, ang pinagmamalaki namin sa Daily Gospel Facebook Live na ito. Ano po man yung mga pagsubok na meron tayo ngayon, mga physical na karamdaman, mga negative na iniisip, in Jesus name, lagi natin isipin tayo na hindi pababayaan ng Panginoon. Basta lagi lang tayong magtiwala sa Kanya. In Jesus name, lahat ng mga bagay na magiging hadlang sa Facebook Live na ito, kinakasuot ko sa dakilat makapangyarihang pangalan ng Panginoon. And come Holy Spirit, live na live ang banal na Espiritu ngayon, lalo na ngayong araw ng Linggo. Siya ang mananahan sa ating puso upang ang Espiritu mo, Espiritu ko, at ang Espiritu ng Diyos ay magkaisa. Sapagkat dapat sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kay buti mo, Panginoon, maraming salamat sa di mabilang na pagpapalang ibinibigay mo sa amin araw-araw. Bigyan po natin ng parangal ang ating Amang sa Langit. Bigyan natin siya ng kaluguran. Sapagkat ang Panginoon, kailanman di tayo pinabayaan, lagi tayong tinatawag sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Kung tutusin tayo pa ang nagkukulang sa Kanya. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita.
mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang talinghaga tungkol sa kasalan. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inaanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli, siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inaanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya. At handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inaanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid, at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga aliping hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at pinasunog ang kanilang lunsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat na matagpuan. Masasama't mabubuti, anupat napuno. Ang mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasal. Kaibigan, bakit ka pumasok dito na hindi nakadamit pangkasal? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang mga kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon mananangis siya at magagalit ang kanyang mga ngipin sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. So, yan po ngayon ang mainit-init pang gospel o pagkain espiritual na ibibigay sa atin ng Panginoon. So, welcome po sa The Word of God Daily Gospel at Facebook Live. Tuwing alas 7 po ito ng umaga, Monday to Sunday. Kumbaga, masasabi natin na ang Diyos ay talagang ginagamit na rin ang social media para everyday makarinig tayo ng mabuting balita. Kasi po dapat naman talaga, araw-araw, meron tayong desire na magbasa ng Bible. Araw-araw dapat pinapakain din natin ang ating espiritu, ang kanyang mga salita. Sapagkat ilang naman tayo katawang lupa. Amen? So hindi ka naman siguro papayag na wala kang espiritu, wala kang kaluluwa. At utos po yan ng Diyos na basahin ng Bible every day. Hindi lang po yung 10 utos, sabi ng Panginoon, basahin, pagnilayan, ang Biblia. At hindi lang yon. Siyempre, ang Panginoong siya mismo nagsabi na, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Amen? Yan lagi ang panlaban ng Panginoong Jesus sa mga tuksong binigay sa kanya ng Diablo sa ilang. Lagi niya sinasabi, nasusulat, nasusulat. So, paano natin lalabanan ang tukso na nagdadala sa atin sa kasalanan kung hindi po natin alam kung anong nasusulat? Amen? Kailangan meron tayong desire na magbasa, makarinig. Amen? No? Makarinig sapagka sa pakikinig, siya po nagsisimula ang pananampalataya. At syempre, yung Great Commission na sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Ipalaganap ang mabuting balita sa buong mundo at gawing alagad ng Diyos ang lahat ng mga tao.
So, sino pong gagawa nun? Tayo, ikaw. Amen? Hindi ka naman kinakailangan maging madre, pare, preacher. Kahit simpleng tao lang po tayo, pwede nating maipalaganap ang mabuting balita sa pamamagitan ng yung pagpo-post, repost ng kamukha nito, Sunday Gospel sa inyong timeline. Para yung mga Facebook friends nyo din po ay makarinig ng mabuting balita. At kung everyday na po kayo nakakarinig, nagbabasa ng Bible, dapat may nagbabago. Yun naman talaga ang target ni God eh. Yung makarinig tayo ng mabuting balita, ng kanyang mga utos, ng kanyang mga aral, at magbago tayo. Sapagkat ang pagbabago ng isang taong masama, nagbalik loob sa Diyos, yun ang pinaka greatest miracle na pwedeng mangyari sa iyo at sa akin. Daigpan niya nung nakakita ang bulag na halakad ang pilay. Sana maganap sa atin yung greatest miracle na yan. Yung tinatawag na new creation. Hindi lang po new normal. At ngayon po, Sunday Gospel, October 11, 2020. Ang ating pong pagninilayang mabuting balita ay mula po kay Mateo chapter 22, verses 1 to 14. At ang tungkol po ito sa ang talinghaga tungkol sa kasalan. Amen? So, sa akin, sa reflection ko, binigyan ko siya ng hashtag invitation. So, malalaman po natin yan kung bakit kailangan natin. Alam naman ng Panginoong Jesus eh. Kapag po siya ay nangangaral, dinadaan niya sa talinghaga. Ang talinghaga naman ay parang ano din yan, no? Nakikinig ka ng kwento, pero hindi yan literal. Meron siya talagang masasabi natin na ipagnilay sa atin. So, nasa sa atin na po ngayon kung tayo po nakikinig o hindi. Pero sabi ko nga po, kung talagang kayo nagmamahal sa Diyos, dapat pagising pa lang ng diwa, di pa gumigising mumulat ang mata na may muta, si Diyos. Ang Diyos na ang nasa isip natin. Amen. Napakahalaga po nun. Kasi gumising tayo dahil sa biyaya ng Diyos. So, kailangan lang po talaga tayo, alam natin yung priority. Alam mo yon, alam mo yung number one mong ginagawa. Pagising ko, ano ba yung number one kong gagawin? Ano ba yung prioridad ko sa buhay? Ano ba yung mga mas naglalast? Or, kasi mga lahat naman dito sa atin, di ba? Pansamantala lang to Yung mga properties natin, mga buhay natin, mga mahal natin. Wala, no? So, ang permanente lang ay ang Panginoon. So, dapat yun ang unu-una natin. Amen? So, ngayon po, makakasama ko po sa pagbibigay ng reflection si Sister Roselle. Okay? So, try po natin siyang tawagan kasi alam nyo ngayon, nag-uulan. Eh, minsan mahirap kumuha ng tawag dito. Mahirap kumuha ng ayan. Hello? Good morning, Sister Roselle. Okay? Okay. Ito na po, naka-live na po tayo ngayon, no? Bali, si Sister Roselle po, siya po ay matagal na sa gawain sa Panginoon. Bali, nasa kawan po siya ng Jesus Wants to Tell You, isang Catholic charismatic po. At gayon din po, active siya sa music ministry. And of course, marami na siyang experience kay God, no? Dumaan siya sa mga ups and downs kay paglilingkod sa Panginoon. At masasabi natin na sinisikap niya sa tulong ng Panginoon na isa buhay, kung ano yung ipinipreach niya. Kasi yun naman talaga ang dapat sa mga preacher na sa buhay. So, masasabi natin na itong gospel natin, Sunday gospel, na ang talinghaga tungkol sa kasalan ay makakapagbigay siya ng kanyang reflection na masasabi natin kakapulutan natin ng aral. So, sana po magkaroon po tayo ng desire na makinig. And of course, sabi ko nga, kapag meron pong nagsasalita tungkol sa mabuting balita, huwag nating tingnan yung tao, di ba? Kasi lahat naman po tayo makasalanan. Kumbaga, masasabi natin, ginagamit lang tayo ng Panginoon. So, habang nagpapaliwanag siya, kanya-kaya tayo reflection. Meron at merong aaral ang Panginoon. So sister, pwede ka na magsimula sa reflection mo. Sister Roselle. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Amen. Hello. Opo, sige po. Sanji. Sige po, salita lang kayo. Kikinig kami. Maliwanag naman po.
Opo, maliwanag po. Amen. Amen. So muli, amen. So muli, magandang-magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng nakikinig ng The Word of God Daily Gospel, FB Live. Maraming-maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtutok. At higit sa lahat, maraming salamat sa Panginoon. Dahil tunay ngang ang Diyos ay napakabuti sa ating lahat na hindi patuloy tayong sinusubaybayan at ginagabayan ng Panginoon. At higit sa lahat, pinoprovide niya yung lahat ng ating pangangailangan, hindi lang financially, pero ganun pa din yung spiritual needs ng bawat isa. At ito nga pong Daily Gospel na ito ay talagang malaking bagay na itutulong sa bawat isa, dahil tunay ngang tayo'y nabubuhay lang, hindi lang ang physical nating mga katawan ang kailangan nating bigyan ng pagtustos, kundi mayroon din tayo talagang espiritu na kailangan din natin pakainin, hindi lang ang ating mga physical na katawan. At salamat sa Panginoon dahil hindi siya nagkukulang. Amen? Marami siyang ginagamit para tayo'y pakainin. Ang ating mga espiritu ay makakain ng mga salita ng Diyos na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Amen? So, Amen. Maraming salamat si Sir Angie for inviting me, for giving me an opportunity para makapag-share. Actually, hindi ko tinatawag ang sarili ko talaga na preacher kasi parang napakalayo ko pa sa pagiging pastora. Ano, sister? Excuse me. Ay, kumbaga masasabi ko, oo nga no, hindi, parang ano lang kasi ka, sa mga nakakarinig, pag sinabi mong preacher, ibig sabihin nangangaral ng salita ng Diyos. Pero kung sa atin nga, parang mas gusto pa natin sabihin na serving disciple, eh, di ba? Kasi kumbaga, kasi wala naman talaga tayong pag-aaral na formal na pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Bali tayo din ay natuto lang sa pamamagitan ng pakikinig. Amen. Ng sa mga misa, sa mga gospel, sa sermons at sa iba-ibang talks. Opo. So kumbaga talagang tayo ay natuto lamang sa pamamagitan ng pakikinig, at mapalad po ang lahat ng nakikinig ngayon. Amen. Dahil naniniwala po ako na marami po kayong matututunan sa tuwing tayo ay nakikinig sa katulad nito, sa FB Live na ito na nagbabahagi ng mensahe ng Diyos. Amen. So tuloy na po ako, no? Sige, so po. Gusto ko lang pong bigyan muna ng background, konting background kung ano ba yung ano ba ang tunay na senaryo dito sa talinhagang ito na ibinahagi ni Kristo, yung talinhaga tungkol sa kasalan. So siguro naman po marami sa atin ang may nakakaalam, pero for some na bago-bago pa lang nakikinig, hayaan po natin ano, na ipaliwanag natin ng kaunti yung background ng talinhagang ito na ibinahagi ni Jesus. So kumbaga, ito daw pong kasalan ay inihanda ng isang hari, which kung titingnan po natin sa totoong buhay ay parang nagre-represent sa Diyos, sa ating Panginoon. Amen. So naghanda siya ng isang wedding feast para sa mga Hudyo. Amen. Since alam naman natin na si Jesus ay isang Hudyo. So naghanda siya ang Panginoon ng isang handaan para sa kanyang mga kababayan, sa kanyang mga kalahi. Kaya lang unfortunately, nung pinatawag na ng hari sa kanyang mga lingkod, ang mga invited, unfortunately, walang tumugon, no? Dahil marami silang mga dahilan. Marami, sabi, mayroon silang lakad, mayroon pupunta sila sa bukid, may negosyo silang aayusin. Amen? So, kumbaga, ang nangyari ay dahil doon sa, syempre, di ba tayo, pag tayo inimbitahan sa isang handaan, so,
isang pribilehiyo yon, dahil ibig sabihin, importante ka dun sa nag-invite. Amen. Amen? Amen. Diba? Kaya lang, ang nangyari, pag minsan talaga, may mga uncontrollable circumstances na pag in-invite tayo, ay hindi talaga tayo available. Amen. So, ang tanong is, are we really not available? Kasi, minsan kasi, yung iba, hindi ko naman po sinasabing lahat, ano, pero may pangyayari talaga na nagiging minsan alibay na lang na sinasabing may pupuntahan, pero in reality, tinatamad lang, or maaaring ang may mas importante ka pang bagay na pupuntahan na sa tingin mo, sa sarili ko, ay mas importante kesa dun sa invitation mo. Halimbawa si Sir Angie, ikaw, nung natuwa naman ako dahil isa ako sa inimbita mo noong debut, iyong panganay, si Angel. Amen. So, kumbaga, dahil sa in-invite mo ko, talagang natuwa ako dahil kahit hindi tayo masyadong nagkakakita or nagkakausap, pero yung in-invite mo ko dun sa birthday ng anak mo ay isang pribileyo na sa akin. Kasi, yun. Sister, kaya, ano yun eh, once in a lifetime lang yun eh. Isa pa yun, di ba? Memories na yun eh, nandun ka na, kumbaga nandun ka na sa video, nandun ka na sa picture, di na yung maulit. Tsaka, once lang magiging 18 yung anak mo, di ba? At once ko lang ding mawi-witness yun. Yes, kaya kumbaga, talagang pinagsumikapan kong pumunta. Amen. Pero may, 'di ba, meron ka din namang in-invite na hindi nakarating. Oh, 'yun ang nakakalungkot. Oh, dear. Imbis na meron pang gusto na sabi na gusto nila lang pumunta, hindi sila nakapunta kasi bilang lang 'yung tao eh. Ah, tama, limited. Tama, 'di ba? 'Di ba? Diba? Kaya talagang mapalad tayo pag tayo na sa isang handaan. Pero in this case, talagang 'di ba? Tingnan mo ang kung paano gumawa ng talinhaga ang Panginoon, ano? Ang galing, eh. Realistic. Realistic talaga. Mai-apply mo talaga. Mai-apply mo talaga sa totoong buhay natin na nangyayari. Amen. Amen. So kumbaga, 'yun nga po, instead na tumugon ang mga Hudyo dahil sa hindi sila tumugon at may kanya-kanya silang mga dahilan. So anong sino ang pina-invite ng hari? Yung kahit sino na lang daw na makita sa labas. Which ang nagre-represent naman po noon ay yung mga Hentil, mga Griego na hindi talaga mananampalataya ng Diyos. Amen. So, sa totoong buhay din naman, di ba, tayo yung mga Hentil na yon. Amen. Tayo yung, kaya tayo naging kabilang ngayon sa mga tumanggap at nakakilala sa Diyos dahil inopen ng Diyos, binuksan ng Diyos ang handaan para sa mga katulad nating mga Hentil. Amen. Dahil talagang mas mapalad tayo kasi kung tutuusin, kung hindi tumugon yung mga Hudyo, pwede nang hindi na i-open ng Diyos ang handaan. Amen. Kaya lang dahil talagang mabuti ang Diyos, binigyan niya ng pagkakataon yung mga hindi mananampalataya na maka-attend rin nung kasalan na yon. Amen? So kumbaga po, napakabuti talaga ng Diyos. Dahil, ano ba, blessing in disguise ba na maituturing na hindi tumugo ng mga Hudyo? Hindi ko po alam. Hindi ko po masasagot. Pero basta ang alam ko lang ay mapalad tayo dahil binuksan ng Diyos ang kaharian, Amen. Ang handaan para sa ating lahat. Amen. Amen. Kaya lang, di ba may sa last part, meron dun siyang nakita na hindi nakadamit pang kasal. Amen. Ano po bang ibig sabihin nun, ano? Amen. So, kumbaga, parang iyon yung mga nagpaunlak, Amen. Pero hindi in reality, hindi naman tumugon. Mm-hmm. Magkaiba po kasi yun eh. Diba? Meron nagpunta sa kasalan, pero makikita mo sa kanya na hindi naman siya interesado at hindi siya handa. Amen. Kasi syempre, diba pag pwede ba si Sir Angie, tatanggapin mo rin pa rin ba ako? Kumbaga, kung pumunta ako sa birthday ng anak mo na maduming-madumi, hindi ako nakapandamit pang birthday. Di ba syempre nakakahiya naman sa iba mong bisita? Maaalangan sila sa Amen. Akin. Amen. So kumbaga, yun yung parang yung mga tao na
oh sige, pinagbigyan ka, pero in reality wala naman sa puso ang pagtugon, wala naman, wala ang puso at isip sa dinaluhan. So kumbaga, wala din yung acceptance, wala din yung preparedness sa pagdalo ng kasalan. Amen. So kumbaga, yun siguro yung mga tao na inaniyahan natin na pumunta nga, pero in reality wala naman sa kanilang mga puso ang wala sa kanilang puso at sa isip yung pagtanggap ba doon sa invitation talaga ng Diyos. Hindi niya rin na nakuha or nakita yung ganda ng okasyon. Hindi niya rin nakita o nakuha, hindi siya nag-benefit doon sa napakagandang handaan na inihanda ng Diyos dahil hindi, wala sa kanyang puso at isip ang pagtanggap. Amen. So, marami din sa atin ang ganun, di ba? May mga inaanyayahan tayo sa gawain, may mga tumutugon, salamat sa Diyos, pero mayroon ding mga tumutugon na parang bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Eh, yung parang mga pakitang tao lang. Amen. So, kumbaga, pero ganun pa man, ang imbitasyon ng Diyos, mga kapatid, ay tuloy-tuloy. Amen. Ang handaan ng Diyos hanggang ngayon ay nakabukas pa. Amen. Para anyayahan ang lahat na sa handaan ng Panginoon. Imagine nga natin si Sir Angie, nai-imagine po ba natin yung ang Diyos na lumikha ng sanlibutan ang maghahanda? Nakapos, sarap naman. Merong mga malaking handaan tayo, malaking kasalan tayong napapanood, lalo na pag yung mga celebrity. Artista, diba, nakikita natin yung mga kasalan nila, talagang napakaponga. Pero how much more kaya pag ang Diyos ang naghanda? Amen. Diba, parang talagang super bongga talaga. Ay, amen. At salamat sa Panginoon dahil binibigyan tayo ng opportunity ng Diyos para ma-experience yung napakagarbong handaan na yon. Amen. Kaya sana po ay tayong lahat ay tumugon. Sanang lahat tayo ay hindi lang magpapaunlak, kundi tutugon. Yes. Sa pagtugon natin, kailangan dala natin yung ating puso at isip. Complete surrendering. Kasi po, ang pagtugon sa Diyos ay nangangailangan ng unang-unang oras. Talaga, time. Siguro kaya maraming hindi tumugon ay dahil may mga priority. Sister, di ba dati busy importante. Dati busy, pandemic na nga eh. Busy pa rin ba? No, pwede pa eh. Sige, busy. Pero hindi mo naman, na-quarantine, na-stay at home. Wala pa rin bang time sa piging? Hindi naman kailangan ni Lord ng regalo eh. Di ba? Amen. Amen. Sa totoo po yun. Amen. So, importante talaga kasi ang unang-unang kailangan kung talagang gusto nating i-surrender ang ating mga sarili sa Diyos ay ang oras. Amen. Pangalawa, yung humility, pagpapakumbaba. Yes, tama. Kailangan natin talagang magpakumbaba, aminin sa Diyos ang lahat ng ating mga kakapusan. Mm-hmm. At honesty. Yes. Aminin natin sa Diyos na talagang wala tayong magagawa kung wala siya sa ating mga buhay. Hallelujah. Amen. Pang-apat is yung conversion. Kailangan po talaga natin magkaroon ng pagbabago ng loob, ng puso, ng isip. Na aminin natin na God is, ang Diyos lang ang tanging nating kailangan, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon. Hindi tayo pwedeng manangan sa sarili, sa kayamanan. Sabi nga natin, ito yung panahon, itong pandemic na to yung panahon na kahit mayaman ka, baliwala ang pera mo. Bakit? Eh kasi yung pera mo hindi mo rin magastos kasi wala ka namang mabilan. Diba? Kumbaga talagang pinrenovide lang ng mga kung sino man ang may kakayahang magbigay sa atin. So kumbaga hindi natin ang mga sasakyan, anong nangyari na na-stuck sila. Na-stuck lang. Yung mga pinanggagalingan ng akala natin ay mga tunay na kayamanan ay nabaliwala lahat yun. Amen? So, kumbaga, ano tayo nung nagulat, no? Hindi handa, surpresa.
Di ba? Oo. Eh di, eto, hindi tayo handa. Di, paano na yung second coming? Nako, dapat yun ang pinaghahandaan. Ibira mo yung coronavirus, nagulat ang buong mundo. How much more pa yung second coming? Tama ka, sister. Binibigyan na tayo. Binibigyan na tayo ng sample ni Lord. Binibigyan tayo ng sample. Napakabuti ng Diyos, ano? Binigyan lang tayo ng warning. Warning pa lang talaga. Talaga. So, naramdaman ko talaga yan. Diba? Hindi siya talaga yung mapaghinganting Diyos na, hindi, masasama na ng mga tao ngayon. Second coming na, eto na. Hindi, warning pa talaga agad, eh. Agad-agad eh, no? Pero ang nakakalungkot, mayroon pa rin talagang mga tao na hindi pa rin tumugon. Parang itong gospel natin ngayon, in-invite na, hindi tumugon. Parang tayo, binigyan na tayo ng warning, pandemic, pero hindi pa rin tumutugon. Yun ang nakakalungkot. Sister, alam mo, sa palagay ko tutugon ng tao sa isang sitwasyon, alam mo kung ano yun? Yung bang paglumindol na. Lumindol na, saka palang naalala ng tao ang Diyos. Pero pagpanatag pa yung panahon, di ba sabi nga, ang pagdating ng Panginoon ay parang magnanakaw, no? Hindi porke maganda ang panahon ngayon, walang bagyo, walang lindol, hindi darating. Masyadong pakampante. Gusto ng tao yung bang may lindol, may sumabog na bulkan, ayan, tsaka na magpe-pray na, Lord, patawarin mo ako, ganyan. Bakit kaya ganun? Kaya lang ang nangyayari pag naging okay na uli ang lahat, bumabalik na naman sa dati. Pero hindi ganun ang gusto ng Diyos, di ba? Kapag tuloy-tuloy na tayo, kung tayo man ay natakot sa lindol, sa bagyo, dapat, kung tayo man ay tumanggap sa Diyos ng panahon na yun, dapat tuloy-tuloy na. Hindi ang nangyayari. Minsan, bumabalik na naman tayo sa dati kasi okay na naman eh. Kampante na naman tayo. Maayos na naman ang buhay. Parang sinasabi ni Lord na maraming nauuna na nauhuli. Amen. Diba? Kasi yung panglimang bagay din na hinihingi ng Diyos sa atin ay yung selfless giving. Amen. Dapat ang hinihingi ng Diyos ay ibigay at isuko natin ang ating mga sarili sa Kanya. Amen. 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 So sana nga po mga kapatid, itong mensahe ng Diyos sa atin ay maging eye-opener sa ating lahat na unang-una, napakabuti ng Diyos dahil binibigyan tayo ng pribilehiyo na maanyaya sa Kanyang grand wedding feast. At itong grand wedding feast na ito ay ito yung kaharian ng Diyos na inihanda ng Diyos para sa ating lahat. Amen? Amen. So sana po huwag na tayo maging katulad ng mga Hudyo na tatanggihan pa natin ang imbitasyon ng Diyos. Amen. Sana po maging katulad tayo ng mga tumugon sa anyaya ng Panginoon. At I assure you, hindi po natin pagsisisihan pag tayo tumugon sa imbitasyon ng Panginoon. Amen. Amen. We will experience, we will encounter God, we will experience the greatest feast of all times. Amen. At makakaasa po tayo na hindi tayo bibiguin, hindi tayo gugutumin, mag-enjoy tayo sa handaan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Marami Praise pong God. Salamat. Amen. So tuloy na po ako si Sir Angie sa aking sharing, Amen. Personal sharing. Opo. Amen. Amen. Opo. So kumbaga po, nagsimula... Kung gaanong ilang taon na po ang Jesus Wants to Tell You Catholic Charismatic, ay ganun na rin po ako katagal sa Panginoon. Pero tunay nga pong kung ang Jesus Wants po ay 30 years na, so 30 years, more than 30 years na rin po ako sa gawain kasi bago po magkaroon ng Jesus Wants ay doon muna kami nagsimulang umattend sa Children of Light Catholic Charismatic sa Baligtas. Mm-hmm. Amen. At nagsimula po ako doon when I was invited by my brother. Siya po ang unang umattend roon. At ito pong kapatid ko na to ay hindi ko siya kasundo. Mm-hmm. Lagi kaming magkakontra, magkaaway. Pero nung nakita ko siya na umaattend na doon sa Children of Light, sa gawain na yun, nakakita ako ng malaking pagbabago sa kanya. Sabi ko, ba, parang nagbabago na tong kapatid ko ah. Ano kaya ang dahilan? Parang na-curious po ako and one time, in-invite niya ako na sumama. Dahil nga po sa naku-curious ako, tumugon ako agad. Sabi ko, sige nga, sama nga ako dyan.
Pero at the back of my mind, kaya ako gustong sumama ay dahil gusto ko lang malaman kung ano ba tong kanyang pinupuntahan at nakapagpabago sa kanya. Amen. Kaya sumama po ako doon, nag-enjoy naman po ako at talagang yun na yung naging simula ng pagtanggap ko sa Panginoon. Amen. So kumbaga, kahit nasabihin ko na 30 years na ako, pero marami pa rin ako talagang ups and downs. Marami pa rin akong lapses. Marami pa rin akong mga kakapusan, kakulangan. Kaya nga po, sabi ko nga po, sharer lang talaga ang gusto kong gamitin. Dahil talaga namang ang pinanghahawakan ko lang, yung mga kamanghamanghang bagay na ginawa sa akin ng Panginoon na naging daan para ako'y magpatuloy na sumunod sa Kanya. Amen. So kumbaga, Sister Angie, ang dami ko rin pinagdaanan sa buhay. Kumbaga, nagkasunod-sunod yung mga pagsubok, magkasunod pong namatay yung aking mga magulang. Amen. Pagkatapos nung ako naman ay nagkaanak, nagkasakit po yung pangalawa kong anak. So kumbaga, pero ganun pa man sa kabila ng mga pagsubok na yon, ay masasabi ko pong napakapalad ko dahil nasa Panginoon ako. Kasi po, nakita ko po yung difference. Nakita ko po yung difference na nasa pagdumanas ka ng pagsubok at nasa Panginoon ka, nandun yung comfort. Amen. Although nag-aalala ka, pero nararamdaman mo yung comfort ng Panginoon. Totoo yan. Na bagamat may sa isip mo, mayroong nagsasabing kawawa ka naman, mm-hmm, o pinabayaan ka na ng Diyos. Amen. Kaya ka nagkakaganyan. Mm-hmm. Pero mas lamang po yung peace and comfort na ibinibigay ng Diyos. Amen. At pinatunayan naman niya kasi napag-survive naman lahat namin ng mga pagsubok. Tapos recently nga lang, na-operahan pa ako. Mm. Na-operahan ako this year lang, January, na medyo nagkaroon na naman, natakot na naman ako, pero still, God is so faithful. Amen. Kasi natakot ako dahil ang sabi ng doktor nung binayopsi po yung kinuha sa akin ay ang sabi niya ay baka cancerous. Pero eto na, ang hirap tanggapin ano, kahit nasa Panginoon ka pa na talaga. Parang mahirap pa rin talagang tanggapin na daranas ka ng ganong sakit. Pero God is faithful. Salamat sa Panginoon dahil clear naman niya ako sa biopsy. Negative naman ako sa cancer. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Minsan pinapadanas lang talaga tayo ng mga ganong pagsubok, no? Pero ang Diyos ay napakabuti. Pinapatuloy niyang pinapatunayan na hindi niya tayo pababayaan. Yeah. Kaya hanggang sa ngayon, salamat sa Panginoon. Bagamat sabi ko nga, kapos pa din, nagkakasala, nagkukulang, nagiging busy pa din sa maraming bagay. Pero salamat, ang Diyos ay napakatapat. Hindi tayo pinababayaan. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Amen. Purihin. So, amen. maraming salamat. Ito ay hindi ko lang ka-sister, kumari ko pa to. Amen. Kumbaga masasabi ko na yung mga narinig naming ibinahagi mo eh, naman kong galing talaga sa puso mo. At nilid ka ni Lord sapagkat nakaka-relay din ako. Tama yung sinabi mo, no? Na kapag ikaw ay nasa Panginoon na kahit may problema, parang wala. Kasi panatag ka na. Kumbaga, sa akin hindi ko na yan sinasabing problema. Ang tawag ko dyan, pagsubok. Pagsubok na kailangang ipasa sa turong ng Panginoon. Amen. At kung masasabi natin, isang test na ang sagot ay open book na sa Bible. ang galing magbigay ni Lord ng test, no? May sagot na, no? Na may sagot na eh. Pero marami pa rin ang pumapagsak. Oo. So ako naman po, kumbaga sa akin naman po, masasabi ko na ako naman po magbibigay ng reflection. So, sister, kung may gagawin ka, pwede mo namang ibaba na yung phone o kung gusto mo magpatuloy, no? So, ako naman po, ang reflection ko naman po sa mabuting balita, ay halos nasabi na lahat ni sister. Pero magdadagdag na lang po ako. Alam po nyo na ang piging na hinanda
doon sa mabuting balita ay araw-araw na ginagawa. Sabi nga natin na kapag Sunday, yun ang highest form ng pagsamba, no? Yung pagsisimba natin. Yan ang pinakamataas na pagsamba, yung pagsisimba natin. Pero kung tutuusin, araw-araw nagbibigay ng piging ang Panginoon. Itong Facebook Live na ito, ito yung maliit na salo-salo. Bakit? Ano ba ang kinakain natin dito? Ang salita ng Diyos. Pero ako, ibabahagi ko sa iyo yung experience ko, sister, no? Ang dami kong Facebook friends. Siguro maabot na ng, magpo 4,000 na. Pero sa 4,000 na Facebook friends ko lang, ilan lang yung tumutugon? Pag may time ako, nagsisend ako ng mga invitation sa messenger ng mga Facebook friends ko. Sa totoo lang, instrumento lang ako ni Lord. Pero yung mga natatanggap niyong invitation, halimbawa sabihin ko, Facebook Live, this day, gospel, Sunday gospel, ganyan. Pag hindi niyo pinapansin yun, yun na, nag-start ka na parang ikaw yung nasa talinghaga na marami akong ginagawa, hindi pinapansin, maraming reason, maraming dahilan. Sabi nga kapag gusto, maraming dahilan. Pagkagusto, maraming, ano ba yan? Pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming, di ba? So, pagkagusto, maraming paraan. So, ito lang dito lang tayo magsimula. Maraming yung tao na, lalo ngayon, ang pagsisimba sa Linggo talagang may disiplina na. Alam mo, yun ang nakita ko na magandang idinulok ng pandemya. Nagkaroon ng disiplina ang Catholic. Aminin natin, no? May mga nakikita sa atin ng ibang sekta na talaga naman kahit tayo mismo, nakikita natin na kapag oras ng homily, nandiyan sa kalumalabas, at si Garilio, ganyan, nawala yung disiplina. Pero nung magkaroon ng pandemic, hindi ba? May social distancing, talagang inano yung protocol sa simbahan. Yun nga lang, medyo nalimit. Kung kailan noon na wala pang pandemic, sige, dagsa ang tao, no? Pero hindi lahat ng tao ay sisimba, talagang nasa puso nila yung pagsisimba. Kasi ganun din kami dati ni Sister Rosel, eh. Nagsisimba lang kami, syempre, utos ng Diyos, eh. Magampanan nga bilang Katoliko. Pero yung mali pala po yun. Kapag tayo nasisimba, may dahilan pala yun. Kailangan, pagpasok natin sa simbahan, dala natin ang ating puso. Hindi yung parang katawan na presensya lang. Hindi. So, kasi piging yun eh. Piging. So, kamukha nga po ng Facebook Live na ito, marami po akong iniimbitahan sa tulong ng Panginoon, pero konti yung tumutugon. At naiintindihan ko naman yun. Bakit? Kasi dati ganun din ako eh. Kaya nga kailangan na sabihin natin na ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At inutos ng Panginoon na everyday, basahin ang Bible, pagnilayan. Ay kung hindi ka makapagbasa ng Bible, makinig ka muna. Kasi doon naman nagsisimula ang pananampalataya. Pero yun nga, marami pa rin talagang ayaw. Bakit kaya? Ako sa palagay ko, sa experience ko, human will. Human will ang nangyayari ngayon. Kasi itong gusto ko, alam ko na yun eh. Yung huwag kang mangangalo niya, alam ko na yung 10 utos eh. Ang tanong, alam natin, sinasabuhay ba natin? Kasi kung hindi kung alam natin dapat, may pagsasabuhay yun. Kapag hindi natin sinabuhay, patay ang pananampalatayang walang gawa. Tsaka tayo naman, sa harap ng Panginoon, kapag tayo ay nakikinig ng gospel, lahat tayo gusto ni Lord parang bata. Alam mo yung parang bata? Sabi nga ng mga alagad, sino ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Sabi niya, itong bata, tularan nyo to. Diyan tayo nagkakamali. Porque marami tayong experience sa buhay, mataas na yung pinag-aralan natin, yumaman na. Hindi na tayo bumabalik sa basic. Ano yung basic? Yung unang utos ng Diyos, ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. Kaya wala tayong time. Tama, wala tayong time. Kapatid naman, 24 hours, yung ibinibigay ng Diyos. Ano ba naman yung ilang minuto, isang oras? Eh, yun ang pinakamahalaga. Sapagkat itong katawang lupang ito, mamatay ito. Nagbigay ng babala ang Bible. Ano sabi ng Bible? Matakot kayo sa mga pumapatay sa kaluluwa. Sa espiritu, hindi sa mga katawang lupa. Tama nga naman.
Takot na takot ang tao ngayon sa coronavirus, samantalang yung virus ng kasalanan, ayan, katabi natin sa loob ng bahay. Kaya kailangan natin mag-disinfect ng salita ng Panginoon every day. Kailangan natin mag-face shield ng Holy Spirit. Kailangan natin mag-mask kung saan isuot natin ang larawan, maging kawangis tayo, maging Christ-like tayo, para magkaroon tayo ng social distancing sa kasalanan. Amen? Paano natin makikilala ang Panginoon kung wala tayong communication? Amen? Kailangan natin araw-araw sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, pakikinig sa mga Facebook Live o sa mga programa tungkol sa Panginoon, diyan natin nakikilala ang Panginoon. Amen. At saka yung yung bandang huli ng gospel, no, medyo ang lakas ng impact sa akin, no? Sabi, maraming tinatawag, pero konti ang nahihirang. Milyones, trilyones na ang tao sa mundo. Ikaw na nakikinig ngayon, bakit ka nakikinig? Pwede ka namang matulog na lang, pwede ka namang makinig ka na lang ng favorite news. Bakit? Sapagkat ikaw'y tinatawag ng Panginoon. Amen? Maraming tao ngayon na pag-gising pa dala nila, iniisip nila, ano ba yung problema ko? Ano ba yung sports na pupuntahan ko? Ano ba yung kakainin namin? Bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, ano ba yung mga plano ko? Diba? Ang katotohanan na maraming tinatawag sa piging ang Panginoon, pero konti lang ang nahihirang. Kaya nga yung sinabi ni Sister Rosel na, bakit nung may makita, nung ayaw nang inimbitahan ka, ayaw mong pumunta, tinawag na lang niya yung mga hindi inimbitahan. Okay, punta kayo dito. Lahat tayo tinatawag eh. Mabuti, masama, sa piging, sa Facebook Live, lahat tayo tinatawag eh. Kasi kita ni Lord eh, gutom na yung espiritu natin, uubo-ubo na sa kasalanan eh. Naku, gutom na yung espiritu nito. Pero kung ano pa yung pagkain spiritual na mahalaga sa buhay ng tao, yung pa yung inaayawan natin. Amen? Ay, yung pagkain physical, okay lang naman yun. Kailangan naman natin yun, no? Ang bait-bait ka nito, pinapakain tayo ng umaga, ng hali, merienda, kapuna, minsan may midnight snack pa. Pero magugutom tayo ulit. O, balik na naman, paulit-ulit lang, di ba? Ay, yung ating pagkain spiritual, yun yung mas mahalaga. Kasi yun ang magbibigay buhay sa atin para tayo ay makarating sa buhay na walang hanggan. Huwag natin kakalimutan na ang buhay natin dito ay samantala lang. Kaya yung pagsubok na dinadala mo, 50, 60, 90 years old, ay, napaka-iksi. Ang bilis ng panahon kaya. Diba? Dati tayo yung mga baby, ngayon tayo na yung mga baby. Mami, may maangapon na. Samantala ang inahandog ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Kaya lagi nating iisipin dito sa puso natin. Ah, lahat ng meron ako ngayon, temporary lang to. Kailangan ko maging sigurista sa buhay, at ang pagiging sigurista sa buhay ay inuuna ang Diyos. Sabi nga eh, lagi ko talaga sinasabi to, hindi ko alam kung bakit, no? Siguro sinasabi din sa akin ng Panginoon na sabihin mo sa iyong mga kapatid na nasa huli ang pagsisisi. Amen. Nasa huli. Kasi kamukha nung bisita doon sa talinghaga na hindi siya nakadamit pang kasal, ano sabi? Itapon yan. Itapon yan doon. Kaya sa ba tinapon? Sa impyerno. Ganun ba ang gusto nating mangyari? Tayo'y matapon sa impyerno. Na kung saan nandun na tayo, tsaka tayo hihingi ng tawad, tsaka tayo magsisisi, eh huli na. Napakasagana, sobrang umaapaw ang pag-ibig ng Diyos, pagpapatawad, hanggat buhay pa tayo. Pero kapag tayo'y namatay, yun na, sarado na ang pinto ng langit. Itong mga nakaraang gospel, napapansin ko na talagang laging sinasabi ng Panginoon, magbalik loob na kayo. Lalo na kung retire ka na sa trabaho, naku, yun ang pinaka the best time para maglingkod ka na sa Panginoon. Amen? Magbalik loob na, malapit na. Naku, sabi ko nga eh, warning na to eh, warning na tong pandemic eh. Ano ba gusto natin yung ano na final event na? Yung second. Sabi nga pag narinig mo na yung trompeta eh. Ayun na, second coming na. At hindi magdidinig natin masyadong pakampante yung second coming. Kahit baka mamaya kahit wala pa yung second coming, madulas ka lang diyan mamaya patay. Ayun na second coming mo.
Kasi yung first coming natin, nung tayo ay sinilang. Second coming natin, kamatayan. Amen. Maging handa tayo. Kapag tayo inimbit, kung ikaw yung nirinig na ng salita ng Diyos, makinig ka na everyday. Wala namang mawawala sa'yo eh. Amen. Kahit naman anong ginagawa mo, kumakain ka, nakahiga ka, ang pakikinig, isinasa puso yan. Kung yung mga kasamahan mo sa bahay, hindi pa rin, ayaw pa rin pa-imbitahan, no? Pabigyan yung invitation, no? Ni God, lakasan mo yung cellphone mo para marinig nila. Lagay mo sa speaker, marinig ng kapitbahay mo. Kasi lahat tayo niimbitahan. Hindi tayo karapat-dapat. Pero isang banal, makapangyarihan, kaibig-ibig ng Diyos, ano tinatawag niya? Mga makasalanan. Kaya nga, diba, sabi ng mga pariseo, eskriba, ba't ang Panginoong Jesus niyo nakikisalo sa hapag ng kainan sa mga makasalanan? Bakit? Eh, kaya nga punta ang Panginoong Jesus para sa mga makasalanan, di naman para sa mga banal. I-enjoy natin ang pakikinig sa salita ng Diyos. Personal sharing, no? Masasabi ko, totoo. Simula nang ako'y laging nakikikain sa mabuting masaganang piging ng Panginoon, naranasan ko kung gaano siya kabuti. Naranasan ko yung mga bunga ng banal na Espiritu. Naranasan ko, sabi nga, kung tayong mga makasalanan pa noon, binibiyayaan tayo ng Diyos, mas makikilala mo ang Diyos kapag ikaw ay nagseryoso na sa Kanya. Have a love story with God. Ang mga may malinis na puso, mapalad sapagkat makikita nila ang Diyos. Maraming papakita pa, maraming mag-surprise si Lord na hindi natin na-discover. At ang pinaka-greatest surprise niya, ay ang buhay na walang hanggan, ang langit. So, paano ba diniscribe ang langit sa Bible? Hindi diniscribe. Ang impyerno, diniscribe pa. Diba? Apoy, araw at gabi, pahirap. Sabi sa Korinto, ang langit daw ay hindi pa sumagi sa isip ng tao. Hindi pa nakita ng mata. Hindi pa narinig ng tenga ang inihanda ng Diyos para sa mga tunay na umiibig sa Kanya. Ayaw mo ba yon? Ayaw ko ba yun? Kapag tayo ay namatay, wow, eto pala ang reward sa akin ni Lord pagkatapos ng mga paghihirap, pag-uusig na natanggap ko sa mundo. Amen. Hindi ang kayang pantayan ng kayamanan. Bigay man, ha? Sabi nga eh, mapasayo mo ng lahat sa mundo kung kapalit naman yung kaluluwa. Baliwala. Maraming tinatawag, pero konti ang hinihirang. Hindi naman kinakailangan maging pari ka, madre ako, preacher ka, hindi. Lahat tayo pwedeng hirangin ng Diyos sa iba't ibang paraan para makapaglingkod sa Kanya. Kailangan talaga lang natin yung pagiging humble. Kasi pride eh. Pride ang nagiging dahilan eh. Diba? Pride. Bakit ako makikinig sa ganyan? Anong mapapala ko dyan? Walang pera dyan. Diba? Ba't ako maglilingkod sa Panginoon? Mas malaki kinikita ako rito. Amen. Tandaan natin na anuman yung ginagawa natin sa buhay ngayon, gawin natin na para tayo hindi naglilingkod sa tao, kundi sa Diyos. Amen. Kaya kung nagluluto ka, naglalaba ka, ay, ginagawa ko to para kay Lord. Paglilingkod na yon. Kasi kung isipin mo na nasa opisina ka, para sa boss ko itong ginagawa kong trabaho to, eh, walang yan naman yung boss ko eh. Hindi man lang nagbabayad ng overtime pay eh. Hindi ka nagagawa ng mabuti. Kasi para doon sa tao eh. Pero kung ginagawa natin para sa Panginoon, hindi ba nagagawa natin ng maayos? Sa totoo lang, kapag kakilala mo ang Panginoon, ang hirap i-describe eh. Ang hirap i-describe kung ano pa yung pwede mo may pagmalaki sa Panginoon eh. Amen? Kaya nga inaayayahan namin kayo na eto na no, this is the perfect time na magbalik loob sa Panginoon. Eto na. Eto na. Para makilala mo, maramdaman mo na talagang mapapaiyak ka na lang mismo na, no Lord, di ko naman deserve to eh. Pero bakit ako? Diba? Ang utos ng Diyos ay perpekto. Ang utos ng Diyos ay may kasamang pangako. Ang utos ng Diyos ay may kasamang reward. Kaya hindi masama. Hindi kalugi. Kailangan lang natin talagang humble. Humble. Mahiya tayo sa Panginoong Hesukristo. Anak ng Diyos pero napaka-humble.
tayo pa kayang makasalanan? Kaya iiwan ng Diyos ang tanong sa araw na ito, sa Sunday Gospel nito, ikaw ba, kapag iniimbitahan ka ng Panginoon, tumutugon ka ba? O marami kang reason? O marami kang iniisip na mga balakid? Amen. Grab mo yung opportunity. Kasi hindi lahat ng tinatawag tumutugon. Yan ang iiwan sa ating pagninilay ng Panginoon sa mabuting balita. Paano tayo tumutugon? Buong puso ba? O yung parang nandoon lang pero parang wala? Yung parang naghasik, no? Nung binhe, kung saan-saan napunta, sa matabang lupa, sa batuhan, sa dawagan. Amen. Ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang salita ng Panginoon ay mapaghimala. Kung iyon ay isa sa puso lamang natin. Hindi pa huli ang lahat. Maraming naunan, nahuli, nahuli. Huwag mong sabihin na 10 taon, 30 taon, 50 taon na akong naglilingkod sa Panginoon. Ang tinitingnan ng Diyos, yung ngayon. Lagi nating sabihin, this day is my last day. I will give my best. Para pag dumating ang Panginoon, naabutan niya tayong mga alipin niya na handa. Handa. Amen. Tayo po'y magkaroon ng closing prayer. Sa ngalan ng Ama at na Anak ng Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat, Panginoon. Napaka nabusog po kami sa iyong mga papaalala. Although alam na namin to, pero ang sarap makinig uli. Na para kang isang amang humahagod sa aming likod at papaalala na huwag kang mag-alala. Marami man ang nawala ng trabaho ngayong pandemic. Marami mang nagsara ng negosyo. Higit dyan ang ibibigay ko sa iyo. Magkakaroon ka ng trabaho dahil ang daming trabaho dito sa aking kaharian. Magkakaroon ka ng kakainin araw-araw sapagkat ang aking salita ay laging nandiyan. Kung panig sa atin ng Diyos, sino ang laban sa atin? At we can do all things through Christ who strengthens us. Hindi natin kaya na mag-isa. Magugulat na lang tayo. Nagbago tayo dahil nagtiwala tayo sa Panginoon. Lord, panalangin ko ang buong mundo, ang Pilipinas. Kaawaan mo kami, Panginoon, na matapos na tong pandemic na to. Di man bumalik sa dati, okay na to, Lord. Yung may disiplina pag lumabas, lahat nakamas, okay na to, Lord. Pero humingi pa kayo ng kahabagan na sana huminto na ang mga taong namamatay sa coronavirus. Nakabahagaan mo kami, Panginoon. Nagmamakaawa kami. Patawarin mo kami, Panginoon. Panalangin ko ng ating mga pamilya, ang pamilya niyo, ang pamilya ko. Lagi tayong gabayan ng Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. No? Hindi lang paghingi. Hindi lang paghingi. Kundi pasasalamat sa lahat. Lalo na sa panahon ng pagsubok. Salamat sa family Dorde. Salamat sa Bernardo Reyes Dorde na patuloy mo binibigyan ng mga blessing materially, spiritually. Pasalamat tayo sa Diyos. Amen. Hindi lang sa pagkakataon na tayo maranya, masaya, hindi. Lalo na sa panahon na tayo nasusubok na napagtatagumpayan natin dahil sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At aming kahilingan na kagalingan sa pinsan kong si Jonathan Temperley mula sa England na gumaling na yung kanyang na-operahang uncle kasi ito'y nadurog sa kanyang football mula sa kanyang mommy, Vicky. Si Jose Labella from Bulacan, protection na mailayo sa COVID at kapahamakan. Magbalik loob na siya sa Panginoon galing sa kanyang ate. Kayo, yung mga personal niyong kahilingan sa Panginoon, although alam na na yung Diyos, ibigay natin. Minsan nakukulit si Lord. No? At lagi natin tanggapin na lahat ay binibigay sa tamang panahon. And lagi natin sabihin, Lord, to gusto ko, but let your will be done. At humingi din po ako ng panalangin sa inyo na bigyan ako ni Lord. Lagi, no, everyday ng physical na kalakasan, lahat ng spiritual na kalakasan para habang nabubuhay ako, 365 days, every 7 o'clock in the morning, gamitin ako ng Panginoon para sa mabuting balita. Tayo po'y manalangin ng isang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Diyan mo kami na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulong sa tukso at diyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at na Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, kapag ganyan na tayo, nakakakain tayo ng sa dito sa maliit na piging ng Panginoon, no? Kahit social media kasi nag-boom na talaga ang online.
Amen. Work from home, school from home. O, diba? Pati ang salita ng Diyos, pero huwag natin kakalimutan, nagtatrabaho din sa social media si Satanas. Kaya kapag nakarinig ka ng mabuting balita, nanakawin niya yan. Sasabihin niyo, huwag ka nang makinig dyan, no? Diba? Marami ka pang dapat gawin. Huwag maging busy. Amen? Pag sa Panginoon, i-priority natin. So, ang Monday Gospel po, ay Monday, Sunday Gospel po, o Everyday Gospel, pakishare na lang po sa timeline nyo. Ito po'y pagtupad sa utos ng Diyos sa Great Commission na ipalaganap ang mabuting balita. Napakadali na po niyan, pindot-pindot lang. Para naman yung mga Facebook friends nyo, ay makarinig din ng mabuting balita. O kaya punta po kayo sa YouTube channel ko, Angelica Dorde. Nandun po lahat yung mga nakalipas na gospel. Pwede nyo po yung i-share sa timeline nyo. Amen. Maging alagad po tayo kahit sa pamamagitan lang ng social media. Pwede po kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel, Angelica Dorte, para naman po sa YouTube din makapag-live ako. Kasi ngayon Facebook pa lang. Ang bala ko in the future sa kalooban ng Panginoon, YouTube channel naman. Pero kailangan po ng 1,000 subscriber. So yung pag-subscribe ay malaking tulong yan para sa ganun. Magtulungan tayo na i-viral ang mabuting balita sa buong mundo. At gayon din po, kung kayo po ay may prayer request, meron kayong papasalamat, i-PM nyo po ako, isasama po natin yan sa daily gospel natin, daily prayer natin. And of course, new normal, pero new creation ang hinahanap ng Panginoon. At paano na ito magiging bago nila lang? Ay magtulungan tayo sa isa't isa. Kailangan natin ang isa't isa. Kasi kapagkat walang nabubuhay na para sa sarili lamang. Amen? And of course, ayon. O ibibigay po ni Lord ang October 12, 2020, Monday Gospel. Sama-sama tayo muling magnilay ng salita ng Panginoon, 7 o'clock, Monday to Sunday. Ingatan kayo ng Panginoon, mahal tayo ng Diyos, mahal na mahal tayo. Sana ibalik natin ang pagmamahal ng Diyos. God bless us all, to God be the glory.